guys. Oh, wait. Huwag kayo magulat. Ako lang to. Minsan lang alam ko. Once na blue moon lang ako nag-aayos. As you can see, nakaayos ako ngayon kasi atin po ako nakasal. So, guys, it's going to be a really quick vlog. So, yun. Eh, take a chance ko lang nakaayos ako. Kaya ako nag-vlog ngayon. Tsaka may time pa naman bago kami umalis. So, yun. As I promise, guys, I'm going to update you guys and I'm going to do a iPhone Pro Max X review. But, sinoli ko po yung iPhone 11 Pro Max. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon sa vlog na to. Yes po, sinoli ko po. Bale, kinuha ko siya last week, tapos kinabukasan, sinoli ko siya kaagad. So, yun guys. Oh, by the way guys, if you are new to my channel, please don't forget to like and subscribe and please click the notification bell para na rin ma-update kayo sa mga susunod na video. Okay guys, intro muna. Okay guys, wala na paligoy-ligoy. Wala na paligoy-ligoy pa guys. Sinoli ko po yung iPhone 11 Pro Max X ko nung kinabukasan pagkakuha ko. Kasi guys, kung mapapansin nyo, kahit hindi iPhone yung phone nyo, at nakita nyo may pagbabago, may differences na nangyayari sa bagong mong phone, nagtataka ka, magiging confused ka. Bakit nga ba ito nangyari? Parang yun. Medyo na ano ako, nagpanik ako guys kasi hindi pa yung nangyari sa past phone ko. So guys, diba pag may new phone ka, kailangan i-low button mo siya bago mo siya i-charge. Like, dead talaga siya. Yung as in, para bago mo siya i-charge. So, yun ang ginawa ko, guys. So, nilobat-lobat ko siya. Pagkatapos, yung kina-midnight ng pagkakuha ko ng phone, kasi syempre, in-explore ko yung phone ko. Pero, ganun katagal yung battery niya na midnight pa siya namatay. So, yun, guys. Napansin ko, pagka-charge ko, hindi ko siya inahawakan. Tapos, after 10 minutes, bigla nila siya sumobrang init, guys. Sobrang init na hindi mo talaga siya mahawakan. So, guys, naisip ko, dahil ba bagong unit to, bago labas to, kaya ito nangyayari. So, ginugol ko. So, guys, hindi ako nakakuha ng answer sa Google about sa iPhone 11 Pro Max na nag-overheat siya. Kasi usually, pag may iPhone ka, tapos nag-overheat siya, lalabas siya sa screen eh, na mainit yung phone mo. Pero this time, hindi siya lumabas. Bigla, sobrang init niya, guys. Grabe, init niya. So, guys, in-unplug ko kasi natakot ako baka mag-explode. Maya-maya, minahon na yung phone. Parang naglilo na. Binalik ko siya. Hindi na siya uminit ulit. So, yun, guys. Sumabog yung asawa ko. Tapos sinabi, in-explain ko sa kanya yung nangyari. Tapos sabi niya sa akin, oh, i-unplug mo na lang yan. Tsaka patayin mo yung phone. Bukas isusoli natin na ipapacheck natin kung ano ba nangyari. Tatalong natin. Tapos, guys, pagka-tanggal ko ng charger, bigla na naman siya uminit. Yung as in na sobrang init niya guys, na hindi ko alam kung ano bang source nito. Tapos binugil ko, ang sabi, software damage. Yun daw yung nangyayari. Yun yung lumalabas sa Google. Tapos yun guys, kinabukasan, pumunta na kami sa Best Buy. Tapos in-explain namin kung ano ba yung nangyari. Sabi niya, ay ma'am, ang first thing sinabi niya, oh that's weird, didn't happen to me. Sabi nung empleyado. Tapos pagkatapos nun, sabi niya, ah, nangyayari pala yun. Sabi niya, nangyayari yan pag nag-download ka ng mga application, baling software, parang ano, pumapasok sa system, kaya nag-overheat. Sabi ko, ay, nag-download ako ng mga application nung mga lunchtime, eh, midnight siya nangyari, tsaka yung na-charge ko siya, hindi ko naman siya ginagamit. So, yun, sabi niya, ah, okay, ma'am, so, yun, sinoli namin siya, guys. Papalitan nila. Eh, guys, eh, gusto ko ng gold. Eh, wala ng gold. Na 256 gigabytes. So, guys, sabi nila, ma'am, mayroon kaming gold. Kasi lang 512 gigabytes. Sabi ko, 512? Sabi ko, asawa ko, why didn't know they have 512 gigabytes? Tapos sabi ka agad ang asawa ko, kukunin po namin yung 512 ng gigabytes. Yung kinilig ako.
guys. Siyempre, good news na rin kasi para sa akin kasi I love taking pictures. Tsaka ayoko na na meron ma-repool yung ano ko, yung phone ko. So yun guys. Yun yung good news para sa akin kasi napalitan siya. Pero pag nagpa-upgrade ko sa 512GB, may additional pika. Para sa akin, tingin ko naman worth it kasi bukod ang dala ng quality yung mga picture ng anak ko. So as of now, 1 week na siya guys. Hindi nag-overheat yung phone ko. Hindi ko na-experience. Na-experience ko dun sa una kong phone. So, yun guys. Yun lang yung update para sa inyo. So, guys, sobrang bilis lang nitong vlog na to. Kasi nga atin kami sa kasal. Tsaka umaura lang ako. Minsan lang ako maging tao. So, yun guys. Ako sasabihin guys, medyo nagmamadali kami. Yun lang. At don't forget to click the notification bell para guys sa next video update ko kayo. Yun lang.